Shoutout sa inyong lahat, guys. Shoutout sa inyo. Re-reaction na natin yung itong gorillang takero na to, no? Itong gorilla na hindi naniniwala sa Panginoon. Tinatawanan yung mga taong naniniwala sa Panginoon. Napakasama, no? Napakasama tong ano to, gorilla na to. Kaya nga tingnan yung mukha, oh. Tingnan yung mukha, gorilla. Kasi hindi naniniwala sa Panginoon. Pinagtawanan pa niya yung naniniwala sa Panginoon, oh. Yung sa comment, sabi niya, nasaan na yung si ano, si Dragonfly na naniniwala sa Panginoon? Naku, napakasama. Kaya ganyan yung mukha. Tingnan mo yung mukha. Napakasama, no? Nakakatakot. Itong wala tong ginawang ano, wala tong ginawang mabuti. At sabihin pa niya na may respeto daw siya. May respeto siya sa mga tao. Eh hindi nga nirespeto yung Panginoon? Kami ba'y lukuhin mo? Ha, gorilla? Hindi nga rumispeto sa Panginoon. Hindi nga rumispeto na may Diyos. Hindi ka rumispeto sa Diyos, sa Panginoon. At sasabihin mo may respeto ka sa mga tao? Kami ba ululin mo? Gago ka. Ha? Walang iya ka eh. Anong gusto mo? Ha? Eh nagano ka, nagtapang-tapangan ka dahil sabi mo ay macho ka. Ha? Ano? Macho ka? Anong macho? Laki ng tiyan mo, macho? Ako, ito yung macho. Yan ang macho. Matibay. O, diba? Napakagunggong mong gorilla ka. Walang hiya ka. Ganyan. Ganyan ang taong hindi naniniwala sa Panginoon, no? Ganyang mukha. Nakakatakot, napakasama yung mukha. Tingnan mo, parang gorilla nga eh. No? Gorilla na nga eh. Kasi, ang paniniwala niya ay tumubo daw siya sa lupa. Naging bulati siya, tumubo, naging gorilla, naging ganyan. Naging gorilla. Oh, kaya yun ang paniniwala niya. Oh, kasi bubo kasi, oh, mangmang. Yan ang mga taong mangmang. Ayung kulang yung knowledge ba? Walang knowledge. Oh. Walang knowledge kung paano nagawa yung mundo. Walang knowledge. Ano lang yan? Yung kumukuha lang sila ng mga idea, yung churi-churi niya, yung churi-churi nila na wala namang relevant talaga kung saan galing, kung bakit na-create yung mundo, kung bakit na-create yung planet Earth. No? Ang paniniwalaan nila yung Big Bang Churi. Eh, ano ba yung Big Bang Theory? Pumutok yung ano mo? Pumutok yung ulo mo? Nagkawatak-watak yung utak mo? Naging planet Earth? Naging planet Pluto? Naging planet Mars? Ganun ba? Ha? Ganun ba? Mr. Gorilla? Napakasama itong gorilla na to. Alam nyo guys, may chismis ako dito eh. O, napakasama itong gorilla na to. Kasi dati, ano yan? Eh, magkasintahan yan ni Inday Marie. O, magkasintahan sila ni Inday Marie. Doon pa nga na niya natutulog sa bahay ni Inday Marie. Kasi lang, iniwan niya si Inday Marie kasi scammer daw. Scammer daw, walang pera. O, pareho silang scammer, walang pera. Wala siyang mai-scam, wala siyang mapipirahan. O, kaya, at saka sabi niya, mabaho na daw si Inday. Mabaho na, matanda na. O, napakabaho na. Panis na panis. Kaya pumunta sa doon kay Duna Panot. Kasi si Duna Panot kasi, ano, hindi naman na masyadong matanda si Duna Panot. Oh, panot nga lang. Oh, panot nga lang. Parang matanda siya dahil panot. Oh, dahil panot yung ulo. Oh, napanot din sa puro mga kasinungalingan, puro ka abnormalan yung mga ginagawa. Kaya napanot. Ganyan. Oh, pag kayo, wala kayong magawang mabuti, mapapanot kasi kayo. Ganyan ang mangyari sa inyo. Kaya kayo guys, huwag niyong sundin yung mga taong ganyan na puro paninira, no? Puro panglalait, like Takiro. Oh, si Takiro Miyamoto, isang gorilla, no? Hindi naniniwala sa Panginoon, kaya ganyan yung mukha. Tingnan niyo. Nakakatawa yung mukha. Eh, nakakatawa na nakakatakot. So ganyan talaga yung mga taong hindi naniniwala sa Panginoon. At sabi pa niya na may respeto daw siya sa mga tao. Kami ba ululin mo?
ulol. Tarantado ka pala eh. Inuulol mo yung mga tao eh. Niluloko mo. Tinatawanan mo nga yung Panginoon. Yung mga tao na niniwala sa Panginoon, tinatawanan mo nga eh. Tinatawanan mo nga ako. Sabi mo, nasaan yung si Dragon pala niniwala sa Panginoon? Ha ha ha. Ano yun? Ang babastos yun. Bastos kang walang hiyang gorilya ka. Eh ako sa'yo eh. Kailangan tawagan nito yung mga ano eh, mga ano doon, mga caretaker doon sa Manila Zoo. Kailangan makulong na tong ano to, gorilya na to. Kasi napakaano eh. O napakasama eh. Delikado to. Ito yung delikado na tao. Hindi yung si Billy Jack Sanchez. Oh, hindi yung delikado na tao. Kasi ano yun eh, kahit ganun siya, naniniwala siya sa Panginoon. O nagbabasa siya ng Bible. Ito, hindi. Pinagtawanan yung Panginoon. Ganyan ba yung may respeto? Wala. Hindi nga nirespeto yung Panginoon. Sa atin pa kaya, yung mga tao lang, na ordinaryo lang tao. Hindi nga respeto sa ating Creator. No? Hindi nga na-appreciate yung the beauty of our nature. Hindi nga nila na-appreciate yun. So, ganun. Ako, napaka dangerous na tao na to. Napaka dangerous na gorilya na to. Yan, tingnan nyo. Oh, yung mukha, napaka dangerous, napaka delikado yung mukha. Oh, napaka dangerous yan. Kaya delikado yan. Kung makita nyo, may channel yan ha. May channel yan. Yung channel niya, Gorilla Miyamoto. Ah, hindi pala. Ay, Takiro Gorilla. Ay, hindi. Takiro Miyamoto. Oh, yan ang channel niya. Kasi puro na gorilya na lumalabas ngayon eh. Oh. Ay nga, nasasabi ko nga doon sa Revelation na may nabasa ako. Totoo pala na pag malapit na matapos yung mundo, lumalabas din yung mga gorilya. Oh, nandoon 'yan sa Revelation, lumalabas na yung mga hayop. Oh, ayan na nga, oh, lumalabas na. Ayan. Yan. Oh, yan ang ano ngayon. Yan ang sign, no? One of the signs of our book of Revelation. Ganyan yung mga signs na mayroong lumalabas na mga gorilya, nagsasalita. Ganyan. Napakadelikado. Napakadelikado. Ganyan na. Oh, napakadelikado. Oh, kaya ingat-ingat kayo guys, no? Ingat-ingat kayo sa mga, lalo na sa labas. Kasi yung gorilya na yan, ano yan? Talagang very dangerous yan kasi pag makita ka talagang umaatake yan, tinan yung mukha, umaatake yan, delikado yan. Kaya ako yung ano ko lang, yung the greatest shield ko lang, yung relevant na protector ko, yung relevant talaga ng ating ano, ng ating shield, ng ating anong tawag doon, yung pang-ano natin, pang-protekta natin, yung Panginoon. Magdasal lang tayo at protektahan tayo all the time. Itong gorilya na to, hindi naniniwala sa Panginoon, delikado talaga to. Delikado talaga yan. Kaya huwag tayong paluloko sa taong ganyan, no? Ano? I-search yung channel yan, oh. Gorilla Miyamoto. Takiro Gorilla. Anong tawag tong gorilya na to? Takiro Miyamoto. Oh, i-search yung channel na yan. Napakadelikado yung taong na yan. Hindi nga naniniwala sa Panginoon. Grabe. So wala siyang law, no, wala siyang batas. So ang ginagawa niya, puro panira, panglait, panira, panglait. Wala nga Diyos eh. Walang batas sa kaniyang sarili. Walang tinatakutan, kaya delikado. Delikado tong taong 'to. No, pag nakita ninyo guys, tumawag kayo sa 911 o tumawag kayo sa mga pulisya o tumawag kayo sa mga caretaker sa Manila Zoo para makulong na 'to. Tingnan niyo muna. Nako, delikado talaga. No, kaya kailangan makulong na 'yan. So dito lang guys, maraming salamat sa inyo. Palagi lang po tayong magdasal at sana na-enjoy kayo sa reaction ko. Maraming salamat sa inyo. Saludo po ako sa inyo. Bye-bye.
Thank you.